Kabayan, ikaw ba ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman at United Arab Emirates? Dapat mo po malaman ang pinaka-importanteng impormasyon patungkol sa National ID na tinatawag na ICAMA ID ng mga bansang nabanggit sa itaas. Kung gaano ba ito ka-importante, at kung anong mga hakbang ang dapat gawin kung hindi pa hawak ito. At sa mga nagtatanong naman, kung pwede bang makakuha ng exit entry visa ang mga OFWs para makalabas at makabalik sa Saudi, na expire na ang ICAMA ID. Narito po ang kasagutan na magbibigay sa inyo ng linaw, at sa iba pang impormasyon na dapat ninyo malaman, pakinggan po natin mula mismo kay Kabong Concha, isa sa mga advocate ng mga OFWs na nagbibigay ng tamang impormasyon at gabay sa lahat ng mga manggagawang Pinoy. Kaya ito po ngayon ang problema ng maraming nating kababayan. Ibinabase po ng mga employers yung pag-uwi ng isang workers sa ICAMA. Kahit tapos na po ang kontrata, kung hindi pa ho tapos ng ICAMA, hindi ho kayo pa uuwi ng employers ninyo. Yan po ang kahalagahan ng ICAMA. Marami po tayong mga kababayan ang nagtatanong sa akin palagi, kung ang ICAMA raw ba expired, makakuha raw ba ng exit visa? Ito po ang sagot ko. Hindi po. Very important po ang ICAMA, katulad sinasabi ko sa atin na isang dokumento na kailangan natin ditbit. Dahil ito po ang lahat po ng transaction natin. Excuse me, magpadala ka ng pera, pumunta ka kahit saan, ICAMA ang hinahanap. Kumbaga, national ID ito ng mga expatriate sa Saudi. Kaya lagi po nating hawak ito. Ito po ang problema po ng ating maraming kababayan, mga kababayan nagsasabi na pag-expired ang ICAMA, kumakakuha ng exit visa. Hindi po. Kailangan po ang inyong ICAMA ay na-renew. Pero kung ang inyong exit visa ay na-issue na, saka nag-expire ang inyong ICAMA, makakauwi pa rin po kayo. Kasi kahit expired na po yung ICAMA ninyo, pero ang inyong exit visa ay active pa, yan po yung importante para po kayo makalabas ng airport ng Saudi at makauwi ng Pilipinas. Ganon din po sa Kuwait, meron pong civil ID, yung pataga. Sa Kuwait, ganon din po yun. Pag expired po yun, hindi po kayo mabibigyan ng exit visa. Kasi dito po binabase ng mga autoridad ng immigration yung pag-i-issue ng exit visa. Kaya napakahirap po talaga. Maraming po nagtatanong, paano po kami, ICAMA namin expired na, paano po kami makaka-uwi ng Pilipinas? Mabibigyan ba kami ng exit visa? Mahirap po. Hindi po talaga ito, hindi po talaga marirenew ang inyong ICAMA. Ang inyong exit visa, hindi kayo mabibigyan kung wala po kayong ICAMA. Ang problema po ng mga kababayan natin ng katrabaho sa bahay, ito po malaki. Kasi ang ating mga kababayan ng katrabaho sa bahay, karamihan po sa kanila ay hindi pinapahawak ng employer ng ICAMA, which is wrong. Karapatan yung hawakan ng ICAMA ninyo. Kasi iyan ang inyong identity, legal identity, na kayo po ay legal na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kung ako po tatanungin ninyo ha, mas gugustuhin ko pang hawakan itong ICAMA kesa sa passport. Kung ako ay nasa Saudi o nasa Kuwait. Kasi itong passport po natin, hindi naman po sa, para sa akin ha, kung sa inyo mahalaga ito, mahalaga rin sa akin. Pero kung ako po ay nasa Saudi, hindi naman po ito ang kailangan ko eh. Kasi ang passport ginagamit po ito para makapag-travel tayo sa ating bansa, makapunta sa ibang bansa. Ang kailangan po natin ICAMA para po tayo ay makaikot, makakilos na maayos sa Saudi. Marami nang sasabi, kailangan ko yung passport ko. Bakit ayaw bigay sa akin ng employer ko? Ako, I don't mind. Alam niyo bakit? Kasi kahit wala po kayong passport, makakauwi po kayo ng Pilipinas sa pamamagitan po ng paggamit ng travel documents. Yun po ang kapilit ito. Yun po ang opposite. Yung
yung pong bagay, isang dokumento in the absence of the passport na magagamit nyo para makauwi kayo sa ating bansa. Ito po ang travel documents na ang nag-i-issue po nito ay ang Assistance to National ng Philippine Embassy or Philippine Consulate. Ang aking pong advice sa mga kababayan ko nagtatrabaho sa bahay na nagreklamo na wala silang ikama. Ito po, yung lalo na pagdating pa lang nila, hindi sila binigyan ng ikama ng employer. I'm sure meron din niya sa Jordan, sa Oman, sa Bahrain. Dapat niyong malaman nga po, pag kayo po ay hindi na-issuehan ng ikama, yung iba inaabot ng 3 years, hindi na-issuehan, huwag niyo pong paabutin ng ganong katagal. Siguro 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, okay. Pero pagdatingin niyo, umaabot na kayo ng 4 na buwan, wala pa rin kayong ikama, dito po papasok yung responsibility ng agency. Sinong agency? Ito po ay yung agency ninyo na nag-deploy po sa inyo sa bansa ngayong kinaroroonan ninyo. Kahit saan po kayong mundo ngayon, tandaan niyo po, ang mga workers po sa Middle East na nagtatrabaho sa bahay ay meron pong 2 agencies involved. Kaya po kayo nandiyan sa inyong kinaroroonan ngayon. Ang agency po sa Pilipinas at ang agency po sa bansang inyong kinaroroonan. Meron pong tinatawag na solidarity liability. So, ibig sabihin, kung kayo po, yung ikama ninyo ay hindi ginawa ng inyong employer, kaya kayo man ay nasa bahay nagtatrabaho o company o kahit ano, basta ikama, hindi yung ginawa ng inyong employer, magreklamo na po kayo. Saan po kayo magreklamo? Ang tanong. Ang sagot ko po ay sa inyong mga ahensya. Kung hindi po ninyo makukontak ang inyong ahensya sa Saudi, sa Qatar, ay saka po kayo magreklamo sa agency ninyo sa Pilipinas. Ang tanong, may nagtatanong, paano kung wala na raw agency? Simple lang po yun, sir, ma'am. Pag wala na pong agency, ang inyong pong tatakbuhan ay ang ating POEA sa Pilipinas. POEA sa Pilipinas ang ating tatakbuhan. Okay? Pag ang agency ninyo sa Pilipinas ay hindi po kayo tinulungan, dinedma po kayo, hindi po kayo pinakialaman, pwede nyo po silang ireklamo sa POEA. Kasi po, ang POEA, sila po ang mayroong mandato na ahensya na pwedeng mag-utos sa mga agencies para gawin o aksyonan ang inyong inireklamo. Tandaan ninyo, ang agency ninyo ay may obligasyon sa inyo sa unang 2 taon ng inyong kontrata or kahit abutin pa kayo ng 3 taon or 4 taon o 5 taon kung hindi pa kayo nakakauwi ng Pilipinas. Kung hindi pa kayo nakakauwi ng Pilipinas, inabot kayo nang walang limang taon. Sabi nga sa akin ni POEA Administrator Bernard Olaya, responsibility pa rin kayo ng agency. Kaya huwag kayong matatakot. Kaya please, huwag ninyong patagalin na wala kayong ikama. Mag-file po kayo ng complaint, magreklamo po kayo, puwersahin ninyo ang agency ninyo. Kasi po, ang agency ninyo sa Pilipinas ay makikipag-ugnayan sa agency niyo sa bansang kinaroroonan ninyo na silang mayroong contact sa mga employers ninyo.